ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hay nako, dagdag na naman 'to sa gawain. Simulan ko na kaya. Voice state by Ariel S. Tabak. Maagang nag-asawa si Tito. Tito Ato. Halos kasasapit lamang niya sa edad na 18 noong magpaalam kina nanay. Manang, mag-aasawa na ako. May nasisimula na ba kayo? Langgam nga, kayang mabuhay. Sigurado na ako na ikaw lang ang gustong makasama habang buhay. Huwag matakot, ito'y tunay. Sana'y maibigan mo itong kantang nasulat ko. Dala mong saya ay tunay. Salamat sa hatid mong kulay. Oh, mahal kita. Handa kong isigaw sa mundo na mahal kita langga. Ato, do you take Magdalena as your lawfully wedded wife? I do, Father. Magdalena, do you take Renato as your lawfully wedded husband? I do, Father. I, Renato, take you, Magdalena, to be my lawful wife. I promise to be faithful to you in good times and in bad, in sickness and in health, to love you and to honor you with all the days of my life. Take this ring as a sign of my love in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I, Magdalena, take your Renato to be my lawful husband. I promise you to be faithful in good times and in bad, in sickness and in health. I love you and honor you all the days of my life. Take this ring as a sign of my love in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Dante! Dante! Nay, ano mo yun? Tulungan mo nga akong maghanap ng iyong mga certificate ko para magamit natin sa iyong credentials. Hindi po, Nay. Nay, saan po yung huling nailagay, Nay? Huling tanda ko ay inilagay ko yun sa isang lumang envelope bag. Ah, ito yun? Pero wala yung certificate ko dito, Nay. Ay, andito lang pala, nakarulyo. Kasamang certificate ko ng iyong kapanganakan. Ah, okay. Nay, ano to? For my one and only love ato. Ah,
nakita ko yan sa ilalim ng una ng uncle ato mo. Noong kinahaponan ng kanyang kamatayan. Ang tagal ni Boying, mas lalong malilit ako nito. Ayun. Nay! 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 May lumaw ka dun sa alok na St. Francis! Ha? Sino? Renato! 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 Tumawag kayo! Nakabalansya! Si Uncle mo lang po. Bakit ba kasi di natin maaasahan ang gobyerno ngayon? Kaya ba tinuturing na tayo na parang mga hayop? Ang mahal-mahal naman ngayon ng mga tricycle driver, ang lapit lang naman ang pupuntahan. At huwag mo nga mabangit-bangit yung letter na yan, dahil kailangan ko pa yan ipadala sa perfecto mong ante. Isa na yung pera ipinibili ko na lang ang pagkain. Dahil hindi natin maasahan si Magdalena at yung Abu Dhabi na yan, walang silbi eh. Makakapatay talaga ako ngayon? Ay, teka nga! Ano bang nangyari? Ba't ka nagagalit? Eh, paano kasi yung kalabaw niya ninakaw? Eh, paano ninakaw? Nandun na naman yung sabukirin, di ba? Nakatali? Basta, wala na doon nung pinuntahan ko. Mahal, ang dami na nating utang. May babayaran pa tayong gastusin. Huwag kang mag-alala, mahal. Gagawa ko ng paraan. Ba't di kaya pumunta na lang ako sa ibang bansa para magtrabaho? Pero paano naman kami? Alam kong kaya mong alagaan yung anak natin. Tsaka, para sa atin din naman to. Mahal, huwag ka nang umalis. Kaya ko na magsustentuhan ang pangailangan din. Kung pwede, magdudublikahid ako, gagawin ko. Napag-usapan na natin to, ato. Yung mga papeles ko, nakaayos na. Yung flight ko, nakabook na. Wala na tayong oras para pag-usapan to. Nay, dito ka lang. Nay, huwag mo kaming iwan. Okay lang yan. Lahat naman ginagawa ni Mama ay para sa atin. Wala akong pakialam. Kung kailangan namin tumigil sa pag-aaral, para lang makasama ka, gagawin namin. Para din sa inyo itong mga ginagawa ko, anak. Balang araw maunawaan niyo dito. Kailangan ko nang umalis. Nay! Dante, pamangkin. Ano ba dito? Ang ginagawa yung tao? Tulungan mo naman akong gumawa ng sulat para sa tita mo. Dalawang linggo na kasi sa sabrod. Gusto ko lang siyang kamustahin. Kung okay ba siya doon? Ano naman isusulat ko? Kamusta ba biyahe niya? Nahilo ba siya? Nasuka ba siya? Yun lang. Dear Mahal, kamusta ka na dyan? Hindi ka ba nahilo nung sumakay ka ng bus? Saka sa aeroplano? Ano? Kamusta ang amo mo? Si Raulo ba? Huwag siyang loko-loko kung ayaw niya ng gulo. Kamusta naman ang pagkain mo? Siya. Kung di mo kaya ang hirap dyan, umuwi ka na at magkasama tayong magtitiyagang makaahon.
Alagaan mong mabuti ang sarili mo. Huwag mong alalahanin ang mga bata dahil ang tatlong babae kaya na nilang magsaing, magpastol at magayos ng bahay. Panay ang hiling ni nainay na doon muna sa kanila titira si Princess. Pero di ba't napag-usapan na natin yan noon na ako ang maging ama't ina nila? Dahil si Princess nga naman ang pumapawi sa pangungulila ko sa'yo. Sa bawat araw na lumipas, lalo kitang nakikita sa kanyang mukha at kilos. Huwag mo munang alahanin ang pagpapadala mo dahil sabi naman ng ate na banggitin ko lang sa kanila kung may kailangan kami. Ito, mahal mo na laging nangungulila sa'yo. Ato, sudante ang pinasulat ko para mas malinaw mo mabasa. Kaapak na pagkaapak ko sa aking bagong trabaho, alam kong hindi ito magiging madali. I gotta go. I have to run some errands. Go clean the house. Okay, ma'am. Sir, here's your food. Come in. Meaning of this? You're going to report us? Do you want to die? Mom, that's not what I mean. Grabe ka naman kay Magda. Nasa masamang kalagayan din siguro siya ngayon. At hindi nga niya alam kung anong nangyari kay Ato. Kaya nga. Nahiringin niyo ba sa review? Hindi ako maaos sa babae na yun. Siguro. Saya na siya sa kasama niyang mga Arabo. Grabe ka naman. Duh, tama ako. Ay, ayun sa chismis. Hindi daw totoo ang nangyari kay Ato. Ano naman? Ang tanga naman ng lalaki niyan. Wala nakakaalam kung ano yung iniisip niya. At saka, alam niyo ba na nakasaksak siya noon? Ay nako, chismis kayo ng chismis. O eto, gusto ko ng kape. Salamat. Maglaro na nga lang tayo. Tara. Dito. Pre, Dante, teka lang.
Ano daw masasabi mo na kusa daw ng pabanggan tito mo? Maaga daw nakaupo sa waiting shoot ang tito mo, sabi ng nagtitinda ng pandesal. At nakita din ng mga estudyante na pagtalon niya sa harap ng bus. Oo, nakita ko nga siya eh. Doon sa may waiting shed, nakaupo. Maaga pa yun. Mainit pa nga yung pandesal na paninda ko eh. Ngayon, ubos na. Nay, po. May nasabi yung mga kaibigan ko tungkol kay dito ka? Wala na yatang alam ang mali mong gawain ng mga tao. Hindi, magpakalat ng liwas ng mga salita. Ito siya. Nasa lamisa ng kwarto, may nasipit doon. Natakinda rin na ninyo, ito na nanginginde. Patawarin mo ako, mahal. Hindi ko ginusto. Papatayin ako kapag lumaban ako. Isipin mo na lang na makakanta na rin natin ang hinaangat mong magandang kinabukasan para sa mga anak natin. Matatapos din ang kontrata ko. Kawawa naman si Tita Magna. Naghihirap pala siya sa abroad. Grabe naman storya na to, ang ganda. Pero ang sakit na nangyari sa kanila. Magkagabi na pala. Magsasain pa ako.